ang resulta ng independent autopsy sa middleman sa pagpatay kay Percy Lapid sa mga impormasyon naman mula sa Department of Justice. Ayon sa forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortum, pinagtibay ng impormasyon ang resulta ng ikalawang autopsy kung saan lumabas na sinadyang patayin talaga si June Villamor sa pamamagitan ng asphyxia o suffocation gamit ang isang plastic bag. Initially, I was just prepared to say it's undetermined. You know, you cannot tell. And then that I did not find anything. And so I was prepared to say no morphologic cause of death, no significant disease or injury to explain death. However, that moved. It evolved as additional information came in. And Secretary Remulla informed me of information that they got that it was a plastic bag. I said, okay, that is consistent with the findings actually. So I then concluded, all right, that is asphyxia by plastic bag suffocation as cause of death. And in a manner, I really committed to homicide. Di nagdag pa ni Fortune na kahinahinalang natural causes ang sanhi ng pagkamatay ni Villamor sa loob ng New Bilibid Prison. I was supplied with the information that how can that be natural when, you know, he was sick of something, when he knew, he had an inkling that he was in danger. And true enough, he died shortly after. He relayed that information, that fear. Natural causes, di ba yun ang unang lumabas sa autopsy ng National Bureau of Investigation? Umalma naman si NCRPO Director Brigadier General Jonel Estomo sa mistulang paninisi ng suspendidong si Bucor Chief Gerald Bantag sa pagkamatay ng middleman na si Villamor. Wala anya silang kapabayaan dahil maaga silang nakipag-ugnayan sa Bucor para sa seguridad ni Villamor. Matatanda ang namatay si Villamor ilang oras matapos sumuko ang gunman sa krimen na si Joel Escoral.